So, what's up again guys? Captain Hook. Shoutout sa inyo. Una sa lahat, shoutout sa followers natin. Konti na lang, malapit na tayo mag-13K followers. 100 na lang, nasa 13K followers na tayo. Please continue supporting my page. And love you all, palagi. Nandito tayo ngayon sa opisina ni Chiefmate. Tanungin naman natin si Chiefmate, ano ba ang kanyang mga duty and responsibilities kapag nandito sa si Chiefmate to. Yan, guys, tanungin natin si Chiefmate. Ano ba ang kanyang mga duties and responsibilities kapag nasa port? Ito na nga guys, dito tayo ngayon sa ship's office. Tanongin lang si shipmate kung ano ba ang ginagawa niya dito sa port. Kung nagwaliw ba siya dito. Nanchichicks ba siya dito sa port. Kung isa ba sa trabaho niya yung panchichicks. Hindi ko alam kung may chicks dito pero bawal na yung mga chicks na yan guys. Kalimutan niyo yan. Mga married na kami dito so kalimutan niyo na yung mga panchichicks na yan. Be loyal. Be loyal to your wife. So, okay. Chiefmate, married na rin yan. So bago tayo may iba ng topic, back tayo sa topic natin. Ano ba talaga ang duty ni Chiefmate dito sa port? Ano ba talaga ang ginagawa niya? So, hello guys. Good day to all of you. Bali, I'm the chief officer on board Sea Rider. During at port, my responsibilities of course safety operation of cargo operation. Normally, involved din ang mga deck crew. So, binabantayan natin yung safety. At the same time, yung progress. For today, bali nagaan tayo the discharging. Meron din akong ginagawa na discharging or loading plan. Ayan. Normally, ito between agreement ng barko. Siyempre, with approval of our master. At the same time, ganoon din sa terminal. And then during that time, monitor natin yung progress kung nasusundan ba itong ano natin, itong discharging or loading sequence. And then also, kasabay din yan yung sa ballasting operation. Bali ngayon, nagbabalast din ako. Bali most, umabot na kami, marami na kami ng diskarga, so kailangan ko na ano, start yung ballasting natin. Bigyan mo kami ng insight regarding sa ballasting, the ballasting, para may idea sila sa ballasting and de-ballasting operation. So guys, pakita natin yung monitor ni Chiefmate sa ballasting and de-ballasting. Okay. So, ang ballasting naman is to make it simple, para maintindihan lahat, sabihin, nagkakarga tayo ng tubig papunta sa ating mga ballast tank. Siyempre, ang primary nun para ma-maintain natin yung stability at saka yung intactness saka seaworthiness ng atin ng barko. Maiwasan natin yung sobrang mga bending or shearing forces na pwedeng makasira sa natin sa structure at saka sa ship's hull natin. So, ito ginagawa din natin ng plano. Kasabi din ito, meron din akong tinatawag na ito. Ito ako gumagawa mostly ng plano ko sa aking ano, sa loadicator. Makikita mo din dito yung mga condition ng barko. Pwede mong i-simulate dito yung laman ng barko natin o remaining cargo on board. At the same time, yung kinakarga ko na ballast. Ito yun. Okay? So, isa sa mga duty ko bilang chief officer is to make sure that in any time, ready ang barko natin for emergency. Ibig sabihin nun, kahit sa anong condition, dapat laging ready yung barko natin. For example, may emergency sa puerto, yung barko natin is ready siya mag-set sail. Kumbaga, time for any case of emergency, kung mag-pull out tayo, yung barko natin is andun pa rin siya sa ano, nasa pasok pa rin siya sa ano, sa seaworthiness. May duty rin is during ano, nagkakaroon tayo ng ano, ng draft survey. Ako yung maharap sa mga cargo surveyor or minsan may mga shipper or may mga representative ng mga receiver and then also sa mga foreman. So bago mag-start ang cargo operation, nagkakaroon kami ng draft survey. Initial and then final. So para malaman namin kung ilan lahat yung naikakarga na total cargo na pagkatapos na ano ng cargo operation. So during at port, kumbaga ako yung assign ng ating master na mag-monitor ng work progress dito sa ano, on deck. Lalo sa monitoring ng mga trabaho ng mga mas nakababa ba sa akin, kay second mate, kay third mate,
and also sa mga watchmen natin kay Boson, saka sa mga duty natin. Ano ba yung mga yun? Una-una yung mga paggamit ng mga deck machineries, sa mooring ropes, at the same time, yung sa ating deck crane, securing, at saka sa pag ginagamit siya, and also, pag may mga dumarating tayo ng mga spares, ako rin yung mga ano, umaharap sa kanila, at nagme-make sure na magiging okay yung operation natin, and safely. And then, at the same time, lahat ng mga to, nire-report ko kay Master, sa ating kapitan, kung anong progress ng ating ano operation during at port. Halos lahat ng operation dumadaan sa akin. Receiving ng stores, receiving ng provision, garbage disposal, kahit sa bunkering, meron din tayong part dyan, may responsibility tayo dyan, cargo operation, using ng mga machineries. Siyempre, yung ating ano sa mooring ropes, importante yan. Binabantayan natin siyempre ang barko pag dumating tayo sa port, hindi pa rin ganyan ang maging ano niya. Kumbaga, maging condition niya. Pag nagkakarga tayo, lumulubog ang barko. Kapag nag-discharge tayo, lumulutang. So at the same time, isa sa mga primary duty natin is monitoring natin yung ano, yung mooring ropes natin. So okay, yun guys, tanungin natin si Chiefmate kung ano ba yung dapat na ginagawa ng Chiefmate just in case magkaroon ng aberya sa port or merong conflict sa port or meron tayong machineries na mga nagkaroon ng problema na maaring mag-cause ng delay sa barko. Ano ba yung first thing na dapat gawin ng chief officer? Siyempre sir, first thing to do is to report to our captain kung ano yung situation. Kailangan nalalaman ng kapitan natin kung anong lahat ng nangyari sa barko natin. At the same time, siyempre, during reporting din, kailangan gumawa rin tayo ng ano, kumbaga, makapag-isip tayo ng mga contingency plan. Or kumbaga, kung may mga sira, kailangan i-repair, or kung may conflict between terminal and sa barko, kung pwede yung pag-usapan. So okay, tama yun, sabi niya. Then, ito naman, pagka mayroong mga damage, or ma-damage yung barko namin, ma-damage ng taga-terminal, or mga stevedores, si Chiefmate din yung gumagawa ng damage report at saka letter of protest. So for me naman as master, i-check ko yung ginawa ni Chiefmate na damage report or letter of protest kung okay na ba sa akin yun. Pero most likely, pinapadala ko pa yun sa company namin for approval kung okay ba yung ginawa naming report, tama ba lahat ng mga naging wordings namin. So, tandaan nyo guys, kahit tama yung ginawa mong report, pero kung yung sa wordings, merong wordings na maaaring maka-affect sa barko at sa company, so, kailangan mo pa rin siyang palitan. So, kaya ginagawa namin, pag ginawa ni Chiefmate yung report or damage report, is pinapakita ko muna sa company for their approval. Kung okay na sila doon, tsaka naman isi-send or i-email namin or ibigay sa port representative or sa agent at sila na ang bahalang mag-usap ni company doon sa mostly sa charterer. Mostly ang aming damage report ganyan is papunta lagi yan sa charterer kasi si charterer siya ang kausap namin sa voyage. Kung matanong nyo nga pala, yung voyage namin is time charter kami, naka-time charter. So, ang kausap lang namin dito is si charterer. Pagdating sa kahit anumang madamage dyan sa barko, kay charterer namin ipinapadala palagi yung report para sila ang mag-push through sa mga taga-terminal na asikasuhin at i-repair kung ano man yung kailangang ayusin sa barko na damage na ang nag-cause ay ang mga stiba or caused by the terminals. So, yun lang guys, short insight para sa pag nagkaroon ng mga damage sa barko or merong mga aberya sa barko. So, yun nga guys, yun ang mga duties and responsibilities ni Chiefmate kapag nandito kami sa port. Separate pa yung responsibilities niya during while we are at sea. So, stick muna tayo sa topic na yon, chief officer at port.